Bonifacio, the president who never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading a revolutionary movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po ako magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Paulong Duterte. Simpleng probinsyano lamang po ako na binigyan po ng pagkakataon ng taong bayan na magsilbi po sa kanila. Hindi ko po inambisyon na maging presidente, puro serbisyo lang po ako. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Hindi rin po ako politiko, hindi rin po ako nanggagaling sa malaki o kilalang pamilya dito sa ating bansa. Hindi ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po'y hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod ito. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my best every day, to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin niyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sinuman na tunay na magsiservisyo, makapagpapatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak.